Umaabot liig ang baha sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur, kaya marami ang stranded sa daan. May naging emosyonal pa nga dahil hindi makakaabot sa kaarawan ng ama. Nakatutok si Ian Cruz. Pinatigil ng baha dulot ng bagyong Christine ang galaw ng mga sasakyan sa Maharlika Highway, sakop ng San Fernando, Camarines Sur. Ang mga dating palayan, nagmisulang ilog dahil sa taas ng baha. May ibang bahay na bubong na lang ang kita sa taas ng tubig. Sa lubog na kalsada, marami ang naglalakad ng ilang oras, marating lang ang mas ligtas na lugar. Ano sir, yung Milaor at yung pinakamalalim. Mga palig yun sir. Ang Philippine Coast Guard, kabilang sa mga nagtawid na mga stranded na pasahero, kasama ang 7 buntis na si Eden na galing sa bayan ng Milaor. Kwento ni Eden, ilang araw na sila sa rooftop ng kapitbahay, pero kanina, muntik pa raw malagay sa panganib ang buhay nilang mag-asawa at 2 anak na si Sofia. Muntik po kasi kami maanod kanina. Malakas po yung agos, walang ganong sakayan. Hindi po kayo ng bangka. Giniginaw at pagod na si Eden, kaya tinulungan na namin siyang kargahin si Sofia tungo sa mas tuyong lugar. Ang mataas na baha, pumerwisyo sa maraming motorista. Si Mang RV at pamilya, 2 na raw stranded. Sobra po, mahirap po. Unang-una po pag magsi-CR, tapos yung pagkain po namin, wala na kaming budget. Ang babaeng ito naman, naiiyak dahil hindi makauwi sa Tabaco, Albay para sa 95th birthday ng ama. Ang mga kapatid niya raw umuwi galing Canada, sa Milaor naman na stranded. 95th birthday po ng daddy, happy birthday daddy, kahit nandito kami. Hanggang sa mga sandaling ito, dito sa San Fernando, dito sa Camarines Sur, ay talagang napakalakas ng hangin na nararamdaman natin, nakaakibat pa rin ano, ng pagdaan ng bagyong Christine. Pero higit po dyan, kilo-kilometro na ano, ang pila ng mga sasakyan dito sa lugar na ito na pangunahing daan ng mga papuntang Naga City, papuntang Albay at papuntang Visayas at Mindanao na hindi po sila makadaan dahil ayon sa mga residente dito, napakataas ng baha na umaabot ng lagpas tao. Sa gitna ng kalamidad, umuusbong naman ang pagiging matulungin ng mga Pinoy at may namamahagi ng pagkain sa mga stranded. Kami yung na-stranded, ito rin yung hahanapin namin, pagkain. In-encourage ko po ang lahat na taga rito, mag-donate po kayo ng pagkain. Patuloy po kami nag-assist sa mga pasahero. Admiral ILGU naman po, patuloy po nagbibigay sila ng mga pagkain na libre. Ayon sa San Fernando LGU, lahat ng kanilang barangay ang binaha kung saan mahigit 27,000 na residente o higit 10,000 na pamilya ang apektado. Bago gumabi, dumating na rin ang mga asset ng Philippine Red Cross na gagamitin sa pagre-rescue sa iba't ibang lugar dito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.